So yun, what's up sa inyo mga kuis? Welcome to my channel. Panibagong video, panibagong reaction na naman. Mula to sa Flip Top, Class G versus 3D. Yan. Para maiba lang, try natin mag-react ng mga battle MC paminsan-minsan. No? So kada may bagong labas si Sir Arif di kaya si Sir Pibus. Try natin reaction yan. So yun, subscribe kayo sa channel ko, Kuis Ahmed. And syempre, bagong lahat. Shoutout muna kala Team Secreto, ano niya. Kala Miss Lenny, kala Miss Eunice, na napakadaldal at napakaligalig yan. Kay Encuentro, Code 001, kay Jens, kay Musigero, and syempre kay la Miss Squishy, tsaka Luna Bells, tsaka Miss Mariel, yan. Salamat sa inyo palagi sa walang tigil na pagsuporta. Yan, salamat sa inyo. So, yun. Wala naman na tayong hihintay na. Play na natin to. Parang natatugalan ng bonus. Flip Top on 14 at Tito Parente ay Tetra Makati. Patlong battle na ng first quarter ng day 2. Flip Top pagigay para sa parating nating laban. Napaka-special na battle na hatid sa inyo ng Motos Battle League. Maraming salamat sa kanila. Congrats sa lahat ng success. At ito ang dalawa, mga kampiyon ng pedestal tournament nila. Shoutout sa Extreme Gaming at TMT Play. Silipin niyo yan. Lahat ng mga represent collab, silipin niyo ito. RX Panda, syempre, Box and Toes, Real Jokes Clothing. Alam niyo yan lahat. At sa kanan ko, Davao City represent para sa inyo. Bigay tayo lahat para kay 30. Motos Battle League, unknown to Galit Supremo, kay Pilo, syempre sa margin ako, Real Jokes Clothing. Ground Manila. Interdivision, interleague battle at sa kaliwa naman, silang Cavite represent para sa inyo. Bigay tayo lahat para kay Class G. Sabi nga, huwag kang mananatili. Mahaba-haba na biyahe pa, huwag kang basta titigil. At kahit pa nga yung harang di mabilang sa daliri, lahat nagigibayan ng tiwala sa sarili. Mga bias, ha? Mga bias. Yun, shoutout lang sa Box and Dose. Box and Dose, kaya Flip Top Club, supportahan nyo yun. From Manila, Kuya Nico Manin, Lak Manila, Hype, GAG, Rai Car Garage kay Jerry Garcia, boy, thank you. Dragon Maxi Vape Shop ni Boss G. Sa Dam Cortez ng Tarangay Cavite. Saka kay siya, boy, happy birthday! Shoutouts Box and Dose palagi at palagi. Di na sila nag-coin toss, pinag-usapan na nila. Pinili ni 30 mauna. Tignan minuto, dapat pahinggan natin unang banat. Ahol, voting day 2. Bugo kayo ning piste sa imong level pa ko nanaog at nagbisaya na ako, Rick. Ubos na yung rekta na agad. Intro pa lang, inubos ko na Tagalog sa Motos Boss. Dito naman! Alam kong tatakbo lang sa pisngi at adik yung baon niya. Well, guess what? Yung tinatawag niyong lubog, nakaahon na! Gabing niyabangan mo ko na 700k views battle mo. Beach top, talo ka doon. Obvious kinana. Paalala ko lang, ha? Yung inaangas mong views sa Flip Top, sa Motos ko ginawa! Sinabihan niya pa si Rafia na 8 taon nag-rap bago nakapag-Flip Top. Kesyo 4 na taon lang kailangan kung kasing galing niya. 4 na taon? Sir, hilaw pa to. Kasi 1 taon lang kailangan mo kung ikaw ako! Sinita pa niya si Rafian dun sa lolong. Yung panlalait, panay. Pero bigkas niya sa buhaya, buhaya. Buhaya! Patay. Patay.
laban nila ni Penpluma, sabi niya. Kakabike mo, galit na tito mo, panay ka na lang pagpapatibay ng uncle. Ito! Uncle? Dichong! Highlight ko lang ha, Neon! Neon. Tas astang high-end ka dito, di mo alam saan yung tuhod, manood ka ng Finding Nemo. Galing din eh, no? Undefeated ka? Tignan natin ngayon. Dura ko may effort. Pagka-drop ko sa class, Chuck, burado yung record. Class! Ay, tangin mo. Class! Class! Walang binatbat to! Natural na uulit ako sa class kasi nga binagsak ko! Joke na naman, ha? Nauuso yung ganyan, na yung fake joke. Fake joke ang mga. Fake joke? Fake joke ang mga. Pangalan niya, Glenn Gipilano Galicia. 3G, nababagsak sa pangatlo. Oo, may Galisyang nagpapakamot. Mahiya ka sa balat mo! Kabite na silang nagtulong-tulong para umangat, di na para isipin. Pwes ako hihila sa talet, makikita silang nakabitin. Idol mo si Mot, pwes sentro ng Luzon, agarang tatamaan, kathana baliktaran. Nang maipakita na Maynila ang nilamayan! Nilaro mga salita, yun ang naatang sa bano. Oo, may twisyong kalakit class, to ay pangaral ko sa'yo! Solido na suntok, sanhi ng pagkamatay ni Glenn. Kasi ang durugin tong class, yun ang nangyayari! Ay. Kayo na mismo ang nagsabi, na pagbisaya, nawawala sa metro. Pwes may kasunod, puna-atake. At masasaksihan nyo na yung pagkamatay ni Glenn ay tutugma sa nangyayari. Watch out! Nakas din, no? Ayop sa manok na yan. Gay! Gay! Sapa, gay! Gay! Ako ang unang kampiyon ng motos. At dahil doon naaangasan siya. At kung bakit pangalawa lang yung third kasi inuuna niya, kayabangan niya. Kasi nasa motos pa lang siya, panay na ang call out lakas. Tutal pag di niya kaya, mayroong guro na susuporta sa task. O estudyante nung maestro na pagdating sa klase ang bargas. Pwes pagbagsak din ang labas. Maestro, mukhang di mo nasabihan yung estudyante mo na masamang tumawag sa klas. Kala mo naman talaga meron siyang arit batak. Yun pala meron siyang kapit na God, kaya automatic sa top. Di na natatalo. Nag-champion na sa motos, kinuha pa ni Arik agad. Tila ba yung swerte sa God? Tila ba araw-araw Pasko, ganyan pagpanay ang sabit sa sak? Ha? Ha? Pasko, sabit, sak, medya, sabit, Pasko? Seryoso? Esensya na, galing kami motos eh, kaya ganyan kami magsulat. Panay ang sabit sa sak! Gusto pa agad maging si Sixth Street, kala mo talaga? Malaki na yung nabahagi niyang ambon. Kasi tirador din daw siya ng kabisayaan, yan ang palagi niyang aksyon. Gusto agad maging si Six, nitong si Three, eh nasa kalahati ka lang nun. Usapang division, sabi niya, tinawag ko kami probinsyano. Bisakon! Malamang taga Davao ka. Style mo, bulok.
hingi simpatya sa mga Bisaya para makahakot support. Kinukuha yung loob. Kulang na lang lumuhod para pag tinapos tong probinsyalo, may tanggol ng kasunod. Ganun ba yon? Didistract pa, putang ina. Para tumigil yung palakpakan, yan yung technique niya na pan-distract. Tangina mo, nagbayad ng ticket yung mga yan, hayaan mo sila na mag-rea! Gago ka? Tapos siya daw yung nag-angat sa motus. Seryoso? Yung ganyang lirsismo. FRBL Pulu Iho, dalawang liga pinanispo. Sa mga champion nila dito, ako mismo nakatibo. Kaya kung ikaw yung nag-market dun sa motus, ba't nasa akin yung resibo? Kapal na mukha mo! O tinalo ko mga champion nila habang siya nandun sa motus. Wino-wordplay yung 2 years sa 2 years. Tapos feeling mo, galing man. Sa tenga, sakit niyan. Ang labo nun kahit pa 2 years o 2 years mo pakinggan. Kaya tengang ina mo. Ibang klase ka na mag-isip. Ginawa mong 2 years, yung 2 years, may problema ka sa pandinig, gago. Yan si Terdy Bakalso at minsang niyabang niti. Nangingilag lang daw yung class G pag nilaban EC. Di niya alam, may halong Ilocano. Yung tapang ni G, dun pa lang, di ko na kailangan Ilagan City, tanginan to! Final sa motos, sabi niya, bugog kayo ni Piste sa imong level pa ako nanaog at nagbisaya na ako rin kasi ubus na yung Tagalog. Yung mga tangang Tagalog naman nagpalakpakan. Sa sikat niya na pasabog, pwes sa akin sila't di kaabot kung sa bibig mo na nang galing nahirap ka sa Tagalog. Karun ang imong giistorya mabalik sa imuha, Pisting Yawa. Oo, ginamit ko salita nila, pero dito basta panggagaya, pinakita ko lang na yung mga Tagalog ay kayang-kaya yung Bisaya. Yawa! Last din, no? Kaso medyo nagkaroon ng stutter eh. Pero okay din, malakas din, no? Wait lang, try ko lang ha. Yung linya daw ni 360, ganun baka profound? O baka 360 kasi silip lahat ng angle pag bumubuo ng round? Sabi niya, kahit baliktarin pa natin yung akata, katakataka, ha? Ang masasabi ko lang, kakatawa ka. M-site, katapusan mo na. Katakataka ang puta, lakas mo magbiro. Tapos sasabihin mo, maayos yung linya, reference mo, akata. Gago di yun matino. Gusto mo magka-bars, tas yung line naka-attach? Gumawa kayo ng content ni Badang, titlean nyo ng, Sometimes When We Touch. Pero joke lang, Sir Badang. Wala akong plano na mambash. Kailangan lang himase ng tong genie nyo mapalabas. Speaking of mapalabas, sa mga nakaraan niyang battle, naglabas ng juice, alak, jaryo, lighter at marami pang iba. Aning ka na rapper dat binabasto? Sa susunod ah, galing naman sa battle yung ilabas mo! Laban nila ni Lux Hearty, sabi niya, tong heart beat, di nyo na ulit ito mararamdaman. Flat yung linya, severe cut ha niya. Gusto mo pala masyak yung heart eh, cleaner mo sana! I-expose kita ngayon. Ready na kayo? Di mo ko mabibigyan ng leksyon. Ibang klase ako. Linyang ninakaw mo kay Kilua, natutukan mo ba? Tol, kilala na yung nandudukot. Dinukutan mo pa!
Yung linyang di liver ang may kaso, ginamit niyang buwang. Gago pyesa yun ni Moko Jin, kinahoy mo lang. Pati yung pinapatayong nag-aarkitekto, di ba ganito yon? Nagpapatay yung arkitekto, proyekto tapos na. Linya yun ni Lanceta kay Apok. Ginaya, ugali mo magmaasim. Nagigipit na yata, kaya napakapit to sa patalim. Ikaw mismo babagsak sa mga nilalaro mo na parang makapili tumbayong sinasaulo. Habang ako, binibuild up ang sarili. Iba sa before, oo, patay yung inaayos parang imbalsamador. Nagyayabang ka ng wordplay? Pag nilabas ko aking angas, tong kalaban, mababakla sa akin. Yung mga pyesang nabuo, tsak, mababaklas sa akin. Mga bersong simple, nagawa ko pa na mapalalim. Na kaya nga ako nag-step up nang maipakita na mababa class sa akin. Parang payola, abot pa ilalim. Stats, gawin mong stable. Sa oras na magpayanig, matik class, under the table. Behind ka na sa topic, tong student need ng tutor. At sa mga nagsasabing nangunguna ako sa class, it's an honor. Ngayon na daw yung deadline, kailangan tong habulin. At para maging professional yung class, kailangan kong tapusin. Bata to ni Sur, pinagbibigyan ko. Tong produkto ng henyo, kayo naman, sisiyo lang to. I-ready mo na bawat fake mong sabat. Walang angel sa tibo, gago straight to lahat. Inaral ko yung pyesa mo, punto ay wala naman. Kung ituturo mo kung adik dulot niya ay katangahan, at ngayong natutuklas, ulo ay nagkalaman. Mas na yung henyo at ano, sisiw na nagawan pa ng reference, no? Tsaka yung tibo, tsaka yung street, na nangangas din, no? Lakas-lakas, Daddy. Tinatawag siya na adik kasi yung itsura niya pambatak. Pero para sa akin, di sa postura, kundi sa estilo niya, banaag kasi magbabanggit yan ng kung ano-ano kahit sa kalaban di akma. At kung sa motos ganung banat yung nauso na pantapak, kung doon nakaka-score ka kahit di ka rumekta, dito walang ganyang palakad. Kaya ano, flip top? Game! Sinusulatan siya ng mga kagrupo niya sa Luzon para lamang may mahain. Pati mga tropa niya sa Visayas, sa kwaderno nagsasalin maging mga idolo sa Mindanao para pag lumaban siya, palarin. Kaya pala out of nowhere mga tira niya kasi kung saan-saan nang galing. Magtutulainer yan hanggang matapos yung battle. Ang sakit mo na sa ulo, di ka na naawa. Wanto ka ng wanto, di ka na nagsawa. Anong style ba yan, bay? Wanto sawa? Kaya nga hindi kita gusto kalaban. Si Boss Arik lang namimilit. Kaya di mo kailangan magpasalamat sa akin kung bakit sa line-up ka nasingit. Kasi ikaw ang dahilan ba't ang mahal ng entrance. Di mo man lang ba naisip na sa kaka-wanto mo ng wanto, naging wanto rin yung ticket, gago! Ang konti tuloy natin. Ina mo kasi. Oh, mahal ng ticket! Kasi yung mga bars na ito, pulido, walang sabit. Gaya nung sabi niya, timbog pa rin tong isda kahit dinameta ang gamit. Dinameta ang gamit! Pagsabog na, tulog na. Hindi yung tamang wordplay ng pilit. Paano mo matitimbog yung isda kung ganyan ka mag-isip? Mali yung gamit mo sa dinamita, dapat tinray mo din init.
Tapos, magaling daw siya mag-multi. Pero ni-rhyme niya yung hindi nag-work, no? Sa sinong niloloko mo? Sinong niloloko mo? Gago! Pag ako tumugma, puro solid yan. Gandang Aubrey Miles kung susumbahin. Samantalang yung two rhymes niyan, parang Aubrey lang. Kaya nga, Miles, pagitan namin. Kaya akong nakalusot kay Nego G, kasi yung sulat niya hindi banayad, tong sulat ko lahat panatag, nakafix to, walang patawad. Oo, nanalo yan kay Nego G nung finals. Kaya gumanda yung datos at bigla siya nag-appear. Kaso, pero kung tutuusin, di niya kailangan ng Nego kasi handa siyang gumastos para sa karira. Kasi lahat ng tao sa motos nililibre niya para makakuha lang siya ng boto. Nagbabayad ng mga ghostwriter para magkalinya siyang pantodo hanggang nanalo ng 20K. Kaso yung nagastos niya mas lobo. Hindi sakripisyo tawag dyan. Ang tawag dyan galawang bobo. Kasi kung natural yung paglago mo 3, di mo kailangan mag-abono. Palibasa di mo alam yung roots. At di mo yan matatanggi, Brad, kasi pangalan niya 30. Kapangalan nung dating company Tipsy D na ngayon hindi na mahagilap. Hindi mo maiisip magpangalan ng ganyan kung talagang tunay ka na hip-hop o pwede ring. Oo, rapper ka na noon pa man pero di ka sumusuporta sa flip-top. Ngayon alin doon? So yun, mas malakas yung round 2 ni ano, no? Ni Last G kaysa sa round 1 niya kanina. Eh, mas malakas pa rin yung, para sa akin, mas malakas pa rin yung ngayon eh. Kay 30. Kasi rekta pa rin yung tira ni 30 sa kanya eh, no? Sa second round. Pero tignan natin, kasi nagmo-momentum pa lang ngayon si ano eh. Ngayon pa lang niya nakukuha yung momentum niya eh. Si Last G. Pero medyo may konting stutter pa din, no? So tignan natin yung round 3. Sino nakapanood ng Spider-Man? That's why. Pwes magigets nyo yung game. Tol, hindi ito lame. Nagamit lang yung webbing na pahinto ko yung train. Yung nais kong respeto at palakpakan, natutupad na nga rin. Saktong Spider-Man yung tema na kahit matumba, tao magbubuhat sa akin. Panay ka lang sigaw. Sound mo magulo. At kung idadamay mo na buntis asawa ko, salamat, doon ay proud ako. Kasi yun ang pinakamagandang round kong nabuo! Pero nanganak na asawa ko, bago pa lang. Oo, misis ko ang nag-deliver, pero cargo ko yan! Ang hilig pamandamay yan ang trip ng papansin. Nakakahiyang di magkaanak, tagasilang ka pa man din! Kung sakit, iindahin kahit umabot pa sa future. Generation mapuputol. Sampal to ni the third sa di man lamang magka-junior. Saluhin mo yan lahat. Pinato ko na atake. At tandaan mong hanggang multi ka lang class, di mo kaya magparami. Kung nilait GF niya sa battle, nagribat ng panay angle sa GF ko, dun ka lang kasi nakakascore, ha? Sa GF mo, nakakascore! Sa club nun binenta, panong di makakascore? Palpak yung depensa! I-relate natin sa chess, nang sa week na tumaatang, nalik pa yung galawan, yung move mo legal trap, kasi sinacrifice yung queen, macheck lang yung kalaban! Hindi ko siya binastos, bagkos pinagtanggol, kaya nga dinamay ko, at talagang 50-50 yung lalabas, kasi yung kabiyak, inalay mo! Panoorin nyo, Class G versus Jiran, may binitawan siyang mga talento niyong Bisaya sa Manila pinagtatawanan. Ang tagal kong inantay tong araw na to, tanda ko yun lahat. Sa pag-iinsayo dinala, gumastos bumiyahe, sumali ng turnat mga Tagalog kinana. Kaya sampalto sa iyong muka, ito'y bawing Bisaya.
naging ganap akong kampiyon at sa Luzon ko ginawa! Ano? Sana yung statement mo? Wait lang. Sa Luzon ko... Wait lang ha. Dahil sa Luzon ko ginawa kasi real talk, di po ako gumagamit. Pero lagi niyang sinasabi na kaya ako umaangat dahil sa tama ng bato. Style na pambano. O baka di mo lang talaga maamin na mas high ako sa'yo. Nakapagtapos ng pag-aaral habang nagra-rap, nag 1 minutes, naging kampiyon, undefeated, tapos ahon, sampal sa'yo gago. Nagawa ko yon ang di gumagamit. Paano pa kaya kung nagsabu pa ako? Tandaan nyo, Ender niya, round 1. Palakpakan nyo yan. Nagbisaya ng konti itong Tagalog, tapos translated mga anggel. Tol, mahiya ka sa Bisayang nag-Tagalog buong battle! Asintadong tirador! Malabong magmintis! You will miss this class! Class dismissed! Mas, no, pero parang bitin yung oras eh. Pero hindi, sakto lang eh. Parang bilis na. Yung asawa ko. Tangina, bobo ba to? Paano ko mabubuntis yung tomboy ako? Game! Game! Pansin ko lang, ginagawa niyang bars yung mga angel sa kanya. Yan ang naisip niyang paraan. Buntis yung asawa, pero walang trabaho, pag-aabik malamang. Yung yaman galing sa magulang, nasa verse niya na yan. Imbis punan yung pagkukulang, ire-rebat niya na lang. Gaya nung laban nila ni Nego G, sabi niya, o di ako marunong kumanta, pero ilalaglag kita. O di ba? Sa battle rap, tinatakpan pa. Pati kayo, tinatanga na. Di niya kasi kayang gumawa ng sarili niyang kanta, kaya sarili niya na lang kinakanta niya. Ganyan yung tipo ng mga rapper na masabi lang na rapper, masaya na. Sobrang importante ng kanta sa artist, pero di niya magawang mag-abala. Tapos nagre-reference pa ng Silver Toes. Parokya ni Edgar pa talaga. Pero pag-usapang music, tung si Pariko, di niya alam yung halaga. Tapos sasabihin mo, hindi sinasagot ni M-Side, pamasahin mo? Bakit sino ka na ba? Inaawitan mo na agad siya, hindi ka pa nga marunong kumanta. Tsaka bago mo sumbatan si M-Side na nakarating ka sa Manila, tapos di ka binayarang tanga ka, isipin mo muna nakarating ka dyan nung wala kang binayaran sa kanya. Tangina ka? TF, bayad sa pagdayo? Lahat daw yan, wala siya noon. Sagot niya daw yung pamasahin niya. Wala namang nagtatanong, gago. Speaking of M-Site, winoid play niya yung rugby. Tsaka rugby. Nung 1 minutes, aba nice G. Kahit ginamit na yun ni M-Site kontra Lip Cram, bandang round 3. Sa kanya ka na nga sumisip-sip, ninakawan mo pa ng lines 3. Sobra ka na nga kung makadikit, kinuhanan mo pa ng rugby. Tibay mo naman. Kinarma ka tuloy. Kasi pagkatapos niyang sabihin yung rugby, nag-choke. Mga 10 segundong nanatili. O pagkagamit niya ng rugby, biglang nawala na sa sarili. May linya pa to na narinig ko, kaya ako nang gigil dyan, aba, sabi niya. Di ba pangalan ng tatay mo, Erning, eh ba't wala kayong ipon? Pwes ito na yung paniningil, tanga! Pwes ito na yung paniningil, tanga! Ginawa niyang earning yung pangalan ng tatay kahit hindi naman talaga. Di ko alam kung nag-iisip ka pa kasi mapipilitan ka lang gamitin yung earning kapag nagigipit ka na! O sige na! Kayo na mayaman! Kaso ang masakit lang doon,
parang Chess Din Chong. Kasi yung tatay mo ay king, tapos ikaw naman ampon. Oh, di ba kahit ikaw nagtataka ka? Wala kang picture nung baby ka pa. Tapos ang dahilan natuto ka daw ngumiti, aba grade 3 ka na? Oo, ngayon nakita sasampalin ng katotohanan ng sakayabangan madala ka. Di ba lagi mong pinagyayabang na mayaman ka? E sa mga mahirap, mas malala ka. Kasi kahit hindi ganun kasagana, ang importante yung mga tunay na magulang na kasama at yung mga ganun kasaya na alaala, third di ba kalso, yun yung kayamanan na wala ka. Ano masakit? Ganyan man dis pag malupit, walang the please tsaka punet. Nasabi ko na yung gusto kong iparating, makakaalis ka na ulit. O umulit ba? Oo, kasi yun yung ender ko kay MR Industria. Yung pangatlo ko na tinapakan. At mukhang hindi nyo inasahan, may deja vu na kaganapan pagkat nasaksihan nyo ulit kung paano ko tinapos yung third ko na kalaban. Lakas nun, bas malakas yun sa buong round niya. No? So, para sa akin, 1-2 kay 30 and round 3 kay Class G. So, tignan natin yung result. Round 14, 30 versus Class G. Mag-iayos pang beses kung nagustuhan nyo yung laban na yun. Shoutouts ulit, special shoutouts mo to sa Battle League para sa battle na to. Boto ng Murado, 5-0, magigay para kay 30. Yun. Lakas din talaga 30. So, yung round 3 na ano, ang lakas din eh, ng Class G. Sana ginamit niya yun. Ay, kaso, hindi pwede, no? Round 3 niya yun. So, yun. Hanggang dito na lang. Shoutout sa inyo. And, yun. Peace.